Hindi daw pong banatan ngayon na itong si Mr. Daryl Yap, si Vice Ganda. Wala namang bago dyan. Ganyan-ganyan po ang kilos ng mga loyalista, kilos ng mga diehard na matagal nang gustong papagsakin si Vice Ganda. Dahil alam niyo naman, ang isang Vice Ganda, hindi patitinag. Patuloy po yan na mamamayagpag sa kanyang karera. Patuloy na magiging inspirasyon ng maraming kababayan natin na nag-iisip ng tama. Yung mga katulad daw ni Daryl Yap, sabi ng mga netizens, ay sumasakay sa issue ni Vice Ganda kasi nga daw marami atang pelikula, yung mga pelikula niya lately ay hindi naman daw pumatok. So kung naalala niyo po, yung mga pelikula tungkol nga sa buhay ng mga Marcos na dinirect na itong si Mr. Daryl Yap, eh di ba pinagmalaki nila na blockbuster yung mga yan. Okay. Kasi nga, alam niyo naman kung paano naging blockbuster yung mga movie na yan. Ano ho, may namili ng tickets, ipinamudmud, at kunwari, ay organic yung mga nanood. Mali. Ibig ko rin sabihin dyan, peke po kasi ang tagumpay na kiniklaim nila. At pag ganyan, sigurado ang tendency mo ay mainggit sa mga tao na totoo ang tagumpay. Katulad po ni Miss ni Meme Vice ng It's Showtime at marami pa pong ibang kakamping celebrities. Buhay po na andyan. Akala nyo ha, buong-buo pa rin po ang mga kakamping celebrities. Alright. Sabi nga ng mga netizens, eto si Mr. Daryl Yap ay bitter daw. Sabi naman niya, anong bitter lang ako? Anong bitter lang ako dahil sa politics? Politics. Kayo ang natalo ng eleksyon. Ako pa ang bitter. So kung babalikan natin, yung mga sinasabi nilang talunan, yung mga sinasabi nilang natalo, wala namang bitterness na pinapakita eh. Satisfied? Patuloy ang magandang buhay? Patuloy na nagtutulungan ang mga kakamping? Pero sila na kuno ay panalo, sila ngayon yung nagbabatakan. Sila ngayon yung nagkakawatak-watak at naglalabasan ng kanya-kanyang baho. Remember, wala naman talagang unity. Ang lakas ng loob na itong mga ito na i-claim dati, before election, na sila ay united as unity nga daw. Anyway, sa pool, etong si Mr. Daryl Yap, binalikan ng mga netizens dahil sa ngayon nga po, matindi niyang banatan si Vice Ganda. Inami naman niya na hindi sila totoong magkakilala. Pero yun nga, bakit kailangan mong makisawsaw? Bakit kailangan mong yung tipong magmarunong na ikaw yung tama sa mga sitwasyon ay kalimitan naman, mali ka. Anyway, ito, sabi ng isang netizen, bakit? Anong pinagkaiba nung sa panggagago mo kay Lenny Robredo? May pinagkaiba ba? Dahil nga pinapoint ako na lang si Mr. Daryl Yap na matindi daw na pinahiya ni Vice Ganda at mukhang ginago nga yung mga guests doon sa isang segment sa It's Showtime. Yun yung pinupunto niya eh. Ginago daw, pinahiya at kung ano-ano pa na paratang kay Vice Ganda. Pero yun nga, binalikan ng isang netizen. At kung maalala niyo po kung paano naman gaguhin talaga na kadalasan ay below the belt. Okay? Ang ginawa natin sa Mr. Daryl Yap kay Atty. Lenny Robredo, kung natatandaan niyo rin, ginawan pa niya ng serye. Diba? Tapos ngayon, nagmamalinis nga daw itong si Mr. Daryl Yap, sabi ng isang netizen. Ang sagot naman ni Mr. Daryl Yap, kandidato daw si Atty. Lenny Robredo. Yun yung pinupunto ko dito, na alam mo palang kandidato, pwede mas matindi yung ginawa mo dahil siniraan mo lang si Atty. Lenny Robredo dahil siya ay kandidato. Napakaanghang, napakatindi ang mga below the belt na banat mo kay Atty. Lenny Robredo dahil siya ay kandidato. Ibig sabihin, hindi naman o wala naman talagang katotohanan yung mga paratang nyo kay Atty. Lenny Robredo. Yung kay Vice Ganda, wala siyang pinahiya. Sadya lamang na dapat punahin ang kamalian ng isang tao para ito ay maituwid. Pero walang kamalian na dapat kayong punahin sana kay Atty. Lenny Robredo. Ang matindi dyan, ang ginawa nyo ay dahil lamang si Atty. Lenny ay kalaban ng mga idolo nyo. Napakaliwanag sa puntong ito na kayo yung mga taong talunan dahil kayo po ay hindi kayang lumaban ng patas. Dahil sisiraan at sisiraan kahit below the belt na yung kalaban. Yan po ang isang indikasyon na kayo ang totoong talunan.
Mga talunan. Okay, sa puntong ito, akong babalikan natin. Kayo po na mga supporters ng Uni Team ang totoong talunan. Tignan niyo naman, sa puntong ito, kayo ang pinakaapektado sa mga krisis na nangyayari sa ating bansa. Karamihan sa mga kababayan natin na kuno ay mga Uni Team supporters, abay hindi naman siguro ganun ka-peaceful ang buhay.